my channel. So, it's me again, Sophia. So, today, papakita ko sa inyo kung anong laman ng aking Cabicure bag. So, ito yung aking bag. And then, ito yung naman yung likod niya. So, papakita ko sa inyo kung ano bang laman yung mga bag ng cabin crew. Kung may something special ba, or may kakaiba ba, or same lang siya sa mga bag na dala-dala ng ibang girls. So, let's start. So, ito na yung bag namin. Ito yung harap niya. So, yung bag namin, meron siyang syempre name tag. Ayan, nakagay crew. Tapos, sa likod naman yung staff number mo or yun, name. Depende. Pero usually, staff number to para malaman kung kaninong bag to kasi. Diba? Syempre, uniform, pare-parehas kayo. And then, ang gusto ko sa bag na to, meron kaming code. May lock kami. So, hindi siya basa-basa mabubuksan. Pag iniwan mo, hindi ka mananakawan basta-basta. So, aside from that, itong bag namin is leather. Black bag. May handle kami. So, dala-dala mo siya. Sa likod naman, meron pa siyang isang handle. Ito. Na nilalagay doon sa trolley. Sa hawakan ng trolley, hinihila natin. Ito yung nilalagay, pinaglalagyan. So, hindi namin buhat-buhat yung bag namin sa shoulder namin. Na, alam mo yun, yung mabigat, hindi ka napantay maglakad, yun. So, hindi namin siya buhat-buhat. Nasa trolley siya nakasabit. Kung nakikita niyo yung mga cabin crew na Qatar Airways, gano'n. So, ito yung labas niya. Meron din ditong zipper. Yeah, pwede ka maglagay dyan. May pocket. So, ayun na. Basically, ganun na yung itsura nung labas. So, guys, isa-isahin naman natin laman ng aking bag. Pero, first of all, sorry kasi maingay dahil katabi na aming building is under construction. Kaya kung may marinig kayong maingay, ayun yun. So, let's start. First is, yung first compartment is lotion. So, ayan. Kailangan ng hand cream, hand lotion, saka may sobrang dry sa aircraft. So, ito. Ito yung favorite kong lotion, Valeya. Wala nang halos naman, no? Kasi nabibili lang doon sa Germany and lately daw nakapag Germany flight. Kasi meron siyang specific store itong DM. DM yung pangalan. Parang Watson sa atin. So, doon mo lang siya mabibili. Ang amoy nito, favorite ko to kasi... Sabi ko yun. Amoy cheesecake siya. Sobrang tamis na cheesecake. Parang ganun, butter cheesecake na amoy. Ayun yung amoy niya. Favorite ko yan. So, next naman is yung hair polish na Beatrice. Ito siya. Ito ginagamit ko ngayon lang yung nagpa-cut ako ng hair para na sa mga baby hair ko. Ito na ginagamit ko. Hindi na ako nagamit ng spray net. So, Beatrice. Next one is alcohol. Pinaka-importante. Dapat sanitize mo lagi, especially ngayon sa mga viruses. Dapat nagsasanitize tayo ng kamay. Especially pag kami, hindi kayo makapag-wash ng hands. Sobrang busy. Ito, nasa bucket ko lagi. Lagi ako nag-alcohol. So, next naman is perfume. So, ito ang dala kong perfume. Ito, cologne lang to. Kasi, syempre, mag-perfume pa pa ng bonggang amoy or mamahaling perfume sa aircraft ka lang naman pupunta. So, ito, ano to, bench ata itong perfume. So, nire-refill ko lang. So, ito ginagamit ko. Perfume. And then, next is, syempre, araw-araw, dami namin makausap na tao. Kailangan namin ng mint. So, ayan. Mint. Sunod naman is, meron akong mga pens. Madaming ball pen. Yung ball pen, ball pen, ball pen. Dami ko na atang collection ng ball pen. Ano pa ba? Ito, mga ball pen pa din. Yan, ball pen, marker. Yan, may mga candy pa. Yan, hulog. So, ayan, mga ball pen, mga iba't ibang ball pen galing sa iba't ibang hotel. Ito, binabawasan ko na kasi minsan ang bigat din sa bag. And then, mayroon akong mga hair clips, bobby pin, ang tawag dito, safety pin, extra, ang tawag doon, buttons sa aking uniform para in case matanggal, malalagay ko siya or may kakabit ko without stitching. So, ayan, marker, highlighter, I mean. Tapos, USB, ito sa mga small mouthwash, saka ano, toothpick sa mama. And then, mayroon din akong maliit na, ay! Hindi ito. Wrong. Patawa naman yung maliit na gunting. Ayan. May maliit akong gunting. Kasi minsan, yung pag first aid, sa first aid kit namin, magbibigay ka na gamot sa passenger. Alam mo yun, alam, dalhin mo isang buo. Ito, at least nagugupit ko. Kasi hindi ka pwede magdala ng malaking gunting ito. Free lang to sana eh, sa mga sinulid na maliit na compact din. Ito yun. So, meron akong gunting. Next naman is, doon pa rin sa compartment na yun, may maliliit na pouch, pouches lang. Meron akong
parang tag dito, tablets. Ayan, maliliit na tablets. For sanitize din ng kamay. Tapos, yan, dito kayo nilalagay sa unit ng pouch yung mga tag, ng mga baggage tag po. And then, of course, may tablets. Meron ding band-aid. And then, medicine. Ayan, may dala akong medicine. Ang medicine ko lang naman ay always yung sa pagtatae. Taka kasi ako matae ako sa aeroplano. Hassle kaya lagi ako may dalang Lopero, may diatabs. And then, next naman is... Ano pa ba ito? Nandito sa maliit na packet. Strep seals. Ayan. Strep seals. And then, last dun sa first packet is itong pouch na to. Plastic. Plastic na. Ano tawag dito? Ziploc. Yun. Kasi before, ito nilalagay ko to sa pouch. Kaso nga lang, pag like London destination, UK destination, I mean, especially London, kailangan yung mga gantong klase makeup, maliit na lotion, yung mga perfume, ilagay mo siya sa ziplock. E nahasalan ako na, tatanggalin ko, babalik ko na naman, nalagay ko ulit sa plastic. Alam mo, kaya ginawa ko, sabi ko, sige, nalagay ko na lang dito para ito, kita mo rin naman kung ano yung nasa loob. So, kapag kailangan, tatanggalin mo na, ilalagay mo na lang sa x-ray tray. So, ito na ready. Dito naman, nakalagay dito is my makeup. So, nagpadami lang dito is lipstick. Unahin muna natin yung mga lipstick. So, meron akong 1, 2, 3, 4. Taka, kunin natin. Da. Ayan, meron akong 3 lipstick. Tapos, 2 lip liner. Ayan ba yung attack nito? Okay, Chris Aquino. Ever Beline na ba to? Ano nakalagay? Nakalimutan ko. Or maybe. Ay, hindi. Hindi ito pala maybe. Ever Beline na ata. Basta ito, yung kay Chris Aquino na lipstick. Kasi ang ganda niya. Although, meron akong Sephora na red lipstick. Kasi ito, ang hirap niya i-apply kasi nagiging matte siya. Ito, hindi. Sobrang dali niyang i-apply. Kasi ang tagal niya rin mawala. Kahit kumain ako, andun pa rin yung lipstick ko. Minsan lang ako mag touch up. In katulad nito, pagkakain mo, wala. So, nakain mo na rin yung lipstick mo. Tapos, ito yung aking NARS na lip gloss. So, ayan. Lipstick, yung mga nakalagay dito sa pouch. Kulog. Lipstick. Tapos, meron ako Lucas Papa. Oh my God. Ito, isa ko sa favorite ko rin to. Kasi, especially pag yung paso, kate-kate, yung mga nakagat, yung mga maliliit na sugat, mga paper cut. Grabe, sobrang effective nito. Kaya, mas talaga to, mas hub sa bag itong Lucas Papa. Ewan ko lang kung magkano sa atin. Sabi nila mahal. Pero matagal na to. Sa Australia ko pa ito nabili. And then, inhaler. Yan. Meron akong inhaler na parang roll-on. Para dito, pag masakit ang aking ulo. Ito niya ko. Kundi pag maba ako sa aircraft. Alam mo yun? Minsan kasi may amoy sa, ewan ko ba, saan galing mga amoy niya. May amoy talaga sa aircraft na masakit sa ulo. Kaya ito nilagay ko sa ilong ko. I mean, may masakit talaga sa ulo na amoy. Hindi ka makapag-work. Kaya minsan, kailangan mo ng ganito para ilagay sa ilong mo. And then, ito favorite ko naman to. Pag wala lang, trip ko lang mag, singkot-singkot. Ito naman sinisingkot ko. Ano to? Yung sa Thailand. Ito yun. Yung mga pasalubong sa Thailand. So, ito yun. Tapos, ang tumulahagay sa pouch. Of course! Oil control. Grabe. Grabe na ako maging, mag-oil ngayon. So, ito, kailangan ko to. Extra napkin or panty liner, syempre. Kailangan palit-palit din. Punas-punas. And then, brush. Brush para pag nag-retouch naman. Ito. So, ayan. Brush. And then, powder. Ano pa ba? Ito, favorite ko rin to. Maglagay ng Maybelline na... Maybelline? Ba't na Maybelline? Maglagay ng Vaseline sa lips. Pag matutulog na, or mag-dry, and ilalagay ko. And then, of course, mirror. Ayan. Yun lang, yun yung first part. Parang ang dami kong gamit. Next naman is yung middle part. Ito yung middle part. Tapos na tayo dito, wala nang laman. So, middle naman yung kung saan nakalagay yung zipper. Yung zipper. So, zipper part naman, unti lang nakalagay dito kasi nga maliit lang, mahitot lang. So, importante lang. So, first is my passport. So, ito, passport ko, nakalagay doon. Tapos, minsan pa
may mga important jewelry ako na kailangan dalhin. Nilalagay ko yung kwintas. Tapos, syempre, pinaka-importante, mamaya mawakwakan ka ng short ng pants or pada. Ayan, meron akong pantahi. And then, itong aking prayer handkerchief. Pinakasulat dyan na parang Bible verse. Favorite ko yung basahin. Tapos sa loob, meron akong rosary. Ayan. Binabasa ko muna siya bago ako mag-pray. Ayan yung mga nakalagay doon. Mga mostly important things yung mga nakalagay doon sa zipper bag. Yun lang, tatlong nakalagay. Or minsan nilagay ko ng cash. Next naman, afternoon, wala nang laman. Ito, papel lang yan. Is itong nasa last part, last compartment. Sa last compartment naman, parang sa first compartment, more on beauty, mga makeup, mga lotion, gano'n. Sa second naman is more on mga papers, mga documents, mga important things na hindi naman kailangan ng malaking space. So, meron ako wet wipes. Grabe, yung na-invento to. Na-invento talaga. Yung nakita ko to kay mami, tuwa-tuwa kasi ako yung tao na hiling lang ako sa maliliit na bag. So, syempre, pag wet wipes, ang laki-laki, di ba? Kaya tuwa-tuwa ako yung meron ng maliit na ayan, wet wipes. So, pwede siya sa maliit na bag. Tapos, another mirror. Ayan. Mirror ulit. And then, medicine ulit. Gamot. Wallet. So, ito lang yung wallet ko. Hindi ako nag-wallet na malaki. Ayoko nga ng malalaki. So, maliliit lang. So, sa wallet ko, ayan. Cards. Andyan na lahat. Mga cards ko. Tapos, kung may konting cash. So, ayan. Magal na rin to sa akin. Sabi mag-one year na to. O, one year na. Sa Victoria's Secret. So, ito yung aking wallet. And then, next naman is planner. Of course, 2020 na. Planner. Ayan, nakalagay din doon sa part na yon. Flight information. Paper. Ayan, dito lahat ng information about sa flight. Dito namin sinusulat. So, dito ko nilalagay. Kasama siya doon. So, mga basically paper yung mga nakalagay sa compartment na yon. And wallet. And then, of course, yung PA booklet. Ayan, para easy access kasi most of the time or most of yung flight namin, lagi ako nag-English PA. Kaya dapat lang itong easy access sa akin. Kasi minsan nakalimutan nilang sabihin sa briefing na, oy, PA ka, ganyan. Tapos sabati sa aircraft, PA ka, yung bag mo nakalagay na doon sa taas. Alam, kalikali mo na naman. So nilalagay ko siya dito para madali lang siyang kunin. So, ayun, wala nang laman. Ang aking bag lang nakalagay. Ayan, malinis na siya. Dito naman may zipper din siya. Pero mahirap nang kuhain. Ano ba to? Ah, yung zipper dito. Another prayer. Prayer booklet. Ayan. Ito may ano pa. During examination. Ay, taging examination. Ito yung nagtitraining pa ako. Sobrang kabado eh. No? May prayer booklet. Tapos ito, Holy Rosary. Meron pa akong prayer about OFW. Yung mga ganun. Ewan ko nasan na yun. Tapos, dito, ang tutuwa ko dito, meron silang maliliit na, you know, yung parang lagay ng card. Yan. So, dyan naman, nilalagay ko yung aking license for flying, anong aircraft, yung mga important ID yan. Mga ID ko sa paglipad, ayan. Kung anong aircraft yung nagamit mo. Dito ko nilalagay para in case na, hindi ko nilalagay sa wallet, kasi in case mawala yung wallet ko, dito mawawala. Kasi hirap eh, gagawa ka pa ng mga police act, mga ganun. Gagawa ka pa ng report. O, diba? At least eto, secured sila. Anong nakaon yung buong bag, diba? Usually, kinanakaw naman wallet. So, ayan. Kaya, ayun yung, ito ko lang nilalagay. So, ayun na. Wala na naman to. Ang laman naman dito sa likod, ano na lang ito eh? Toothpick. May rikas ako mag-toothpick eh. So, puro toothpick yan. Yung mga, eto, yung mga naka-solo-solo. Plastic. So, ayun lang guys, nating special naman, especially sa aking bag. As a crew, walang special na kakaiba na may dinadala kami na wala. Natural lang din siya, natural na mga essentials ng mga babae, mga pampaganda, pang-retouch, and mga wallet, notebook. So, ayun lang. I hope nag-enjoy kayo dun sa aking what's inside my cabin crew bag. Kung gusto niyo pa ng another bag read for me or for my other friends, let me know and tignan natin kung ano naman ang kanilang mga bags. So, thank you guys for watching. I hope you enjoyed this one. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye! So guys, pag inopen nyo yung bag ko, ayan, ganyan yung itsura niya. Ito yung makeup kit.
mga ball pens. Yan, ayan yung kanina na pinakita ko sa inyo. So, zipper. Ito naman yung ball zipper. Ayan. So, yan, ganyan yung bag ko. Hindi ako OC, pero gusto ko organize yung aking mga gamit sa loob para, alam mo yun, hindi na ako stress tignan pag binuksan mo at madali makita yung mga kailangan mo. So, ayan yung itsura niya.